tweets and your YouTube live chats. Guys, if you want to tweet, use the hashtag Planet Mom para mabasa namin yan. But anyways, we got one tweet from Ina Mendez. Hi, Ina. We miss you. Oh, parang tagal na we haven't heard from her. She's been designing kasi for the P-pop group. Love it. Sabi niya, super excited to watch hashtag Pie Night Long tonight. This trio never fails to lighten up our day. I hope the show will be blessed more because the people behind it are such a big blessing to others as well. Totoo yan. Thank you, Ina. All right, we got another tweet right here from Jewel Ambassador. Sabi niya, isang bagong linggo na naman ang ating bubuksan sa papalapit na ikalimang buwan ng ating programang hashtag Pie Night Long. Tila kay bilis ng mga araw at di natin namamalayan limang buwan na tayong puyat at nakabuo na ng isang pamilya. Love you all and Karen Renee Era. Oh my gosh, it's our monthly na ano, on Sunday. Ay, wala so, tayo. Monday. Monday. Oh, Monday. Monday tayo magsiselebrate. Wait, like a five months na, no? Or six? Oh, five tayo. Diba? Wala pa na tayo mag-half a year. No, oh, eh. That's crazy. Diba? Hindi ko nararamdaman. Kala ko first month pa lang. Sabi nang fresh palagi. Over the chat box though, maraming salamat na nandito kayo. Hi to JR Nicolas. Also to Gian Navs. Hi to Aaron Heyron. Welcome to the show. Hi to G and also to Renitz and JM Carcucci na palagi nagpo-post ng stories. Yan, maraming salamat. Thank you. Hello also to Paolo and keep posting guys. We love them all. Okay, ito na mga ka-tropay. Mahilig ba kayong maglista? Mag-take down notes or umusisa? If yes, this one's for you. Kung saan bida ang top 5 natin tungkol sa iba't ibang bagay at aspeto ng buhay. Siguradong mag-good vibes kayo sa chikahan because we'll give you tips and goodbye! For tonight naman, bibigyan namin kayo ng top 5 tips pang meet the parents ng jowa. Ano ba ang gagawin kapag na-meet ninyo finally? So this is our first one. Number one is mag-research. Oo. Truly. Oo, pwede mo alamin ang iba't ibang detalye ng parents and alamin mo ang likes and dislikes. Pero kayo ba, paano ba kayo nag-research tungkol sa pamilya? Ito muna ha, alam mong walang pakialam sa'yo na lahi kung wala silang pakialam na makilala ang parents mo. Kaya importante talaga, pag nagtatanong na yung jowa mo or ikaw, kunyari sa parents nila or parents mo, sabihin nung keeper siya. What if it's too soon though? Na parang after 2 months, I wanted to meet my family. Wait, 2 months? Hindi naman soon yun. Parang sa parents relative, depende sa tao. Pero especially sa kultura sa Pilipinas, nami-meet nga yung parents legal stage pa lang, diba? Unlike other countries siguro, let's say like in the States, parang 6 months to a year, dapat kayo muna before you meet the parents. Pero here, I think, maganda nga, early stages pa lang ma-meet yung parents. Kasi niniligawan mo din yung parents. Yeah, and then you'll see what kind of family do you want to get yourself into, diba? Kami doon dati, yung tatlong ate ko doon, kapag may jowa sila, pinapakilala na nila, minimeet lang namin after a year. Really? Pero sa akin, namimeet nila bago ko man maging jowa. Sasabihin ko, uy, Papa, ito po, kaibigan ko po. But have you ever introduced a jowa? Yeah, I've introduced all of my partners. Yung pinaka-recent na yun sa birthday party ko. Oh, nakita nila. Masyado kong maaga. Masyado kong maaga, I think. I feel like yun yung rasyon ko bakit ako ano. Pero, speaking of, sinabi ninyo na ano kasi, di ba? Pag-research nyo, tinatanong ninyo yung jowa ninyo. Paano ba yun? Ano ba yung mga tinatanong ninyo sa jowa? Ako siguro, anong ginagawa ng parents mo? Kasi, what if ano pala, governor or something na nakakatakot. Alam mo yun? Or CEO na yung tipong talagang kailangan ko mag-prepare. Yung, gets mo? What if police pala? So, yeah. Para mental prep yun. So, para makikita mo kung paano ba ako mag-a-act, anong mangyayari. I know what to expect when I meet them, di ba? Maganda yun. Mga generic na pag-research lang. Ako for me, I wanna ask, but not too much. Kasi ako gusto ko mismo na may mapag-usapan ako with the parents. I wanna ask them questions. And gusto ko, kapag may sinabi sila sa akin, genuine yung reaction. Hindi parang, yeah. Pero parang yes, na-stalk ko rin. Pero depende, di ba? Pero for me, that's
how I start. Na parang general questions para I know like how were you raised ganon. Mm. Ano yung stand ng parents mo sa mga ganitong bagay ganyan. No. Or sino pinaka-strict, yung tatay or yes. Nanay? Kasi kailangan mo malaman sino pinaka- susuyuin mo sino talaga. Sino pinaka-close mo, oh, 'di ba? Yung mas kailangan mo suyuan. Yeah. Oh. Ako naman simple lang naman pag-research ko, parang sa Facebook lang naman. Kasi kuwari sa Facebook feed ng jowa ko, makikita ko naman din talaga regardless yung ginagawa nila ng as a family. Mm. So, it's like a stepping stone para maalam ko kung ano yung hindi dapat tapakan, kung masyado ba silang conservative, kung nakatatlong layers sila ng damit, di ba? So, hindi ako magaganito. nasa Canada. Nasa kaya Canada. Kaya pala may tatlong layers oo, ng damit. Pero may heater naman ata sila doon. Sana. It's true na kailangan mo talaga i-research. Kasi, what if yung pag-usapan nyo? Ano, pag-usapan nyo yung ayaw niya? Ano mo yun? Tatawa ba ako doon? Nag-joke ka ba? Hindi, sabi ko, awali eh. Kaya, magandawa. Inatawa na ako. Delayed laughter. Pero importante talaga mag-research regardless of whatever. Alright, moving on to our next tip naman. It is magdala ng gift. Tama, it's always Tita. Something. Hello po! Na my mom tells me or whoever, don't ever come empty-handed, diba? Kahit actually hindi lang sa parents ng jowa mo, wherever you go, kung guest ka somewhere and invite ka to a house, basta house, magdala ka ng something. Pagkain, gift. Oo, kasi parang kumbaga that's your way of saying thank you for inviting me here, some food, diba? Thank you na inalagaan ako ng jowa mo. Nakikita ko though usually kapag nagdadala ng gift, it's usually yung guys. Eh, yung girls, parang nagdadala ba sila ng gift kapag nami-meet the parents ba? Siguro ano, like, yung mga hilig ng nanay or tatay, like cake, ganyan. Kung ano, tatanungin mo, ano bang paborito niya? Kasi may iba, hindi lang chocolate gusto eh. Gusto nila yung parang mocha, ganyan. Gusto mo ibigay yung eksakto na gusto ng nanay or tatay. That's true. Pero aside from, ano pa ba? Aside from food, ano pa yung pwede ibigay sa parents? My mom loves orchids. So meron ako... Orchids? Yeah, orchids! Beautiful flower orchids. And then, meron akong someone na dinidate na alam ko naman baka ayawan ng mom ko. So sabi ko, dala ko ng orchid, dala ko ng orchid. So nung dala siya, hindi isa, dalawa, tatlo pa ata. Medyo may pagkamahal ng konti yung orchids. Pero parang nakita ko yung effort niya at nakita din ng mom yung effort niya. Pero yun, effort lang. Pero akin din, yun sa akin naman din, nakikita rin na hindi naman kailangan bongga ang gift. Alam mo yun, napapansin ko din, mas nakikilig pa yung mga parents kung ano pa, may ginawa ng ano, kuwari, binake mo mismo, niluto mo mismo. Ito po yung pasta na niluto po ng nanay ko. Parang gano'n. It's usually the heartfelt ones. Parang cute nga kung lalaki yung nagdala ng pasta. Parang, ay, ihon, niluto ka pala. Diba? So yung anak ko, hindi magugutom sa'yo. Diba? Actually, pwede rin sa girls, ay, iha, nagluluto ka rin pala. Hindi alam ba, pala kayo puro take-out? Well, ito naman. Number 3, be attentive. So, ito yung time na ipapakita mo na inaalagaan mo yung jowa mo or nag-aalagaan kayo together. So, pang be attentive. Nag-aalagaan kayo together. Tama talaga yung be attentive. Pero for me, personally, parang meron akong fine line between yung masyado mong ipapakita in front of the parents of your jowa na inaalagaan mo siya. Dapat, parang for me, merong ano dapat yon. May boundary na hindi ko na-cross. Kasi kung masyado kang parang maasikaso masyado, parang maaano siguro yung parents na... Ay, controlling? Oo, controlling. Ang strong naman masyado itong babaeng to. Wala nang room yung anak ko para mag-isip sa sarili. Para magpahinga, konting kembot ng anak ko, nandun yung ano. Naisip ko dyan, parang ano, kapag masyadong maalagain yung jowa, parang iisip na nanay, parang automatic nakaaway. Kasi yung nanay yung gumagawa. Parang threat siya sa jowa. Kaya, you need to, kung babae ka man, you need to give room na irespeto mo yung pinakauna na babae sa buhay niya, which is his mom. Tapos ikaw, parang you're there to support them and be more loving sa mga ways na hindi niya kaya gawin. Siguro ang pagiging attentive, yung ano, simple lang, nasa bahay ka ng parents niya, tapos kunyari, nag-aayos na lang pagkain, tatayo ka, tulong po ako. Yung mga galawang, nakakatulong po ako sa buhay niyo, sige. Pero ikaw, tutulong ka ba talaga? Sabihin ko, nag-offer ako. Pero sabi niya, hindi naiha. Okay! Okay! Hindi po, sige po, hindi po. Wala. Okay, sige sa'yo dyan.
Grabe, diba? Pero kung kailangan na talaga natulong ng family, tutulong talaga sa pag-wash ng dishes. Pero hindi naman sa sobrang... Ang katagaligpet. Oo, hindi naman sa sobrang lilinisin ko po bahay. Oo, huwag naman sobrang ako po gagawin ng taxes ninyo. Pero yung be attentive, hindi lang ibig sabihin, huwag ka rin maging OA. Kasi pag OA, mabilis parang, ay, yung mabilis din ma-turn off ang magulang. Kasi syempre, they're parang pinapanood nila lahat ng kilos mo. So, konting ganun lang, mabilis din syempre silang, mabilis silang makikita, mabilis silang ma-turn off. So, kung masyado kang super OA pabibo naman, syempre pwede din silang ma-ay. Ma-turn off sa'yo. Lalo pag masyado kang maingay, tapos yung hindi naman sila maingay na pamilya, sigaw, para lang makukuha ng attention, nakakairita din yun. Be attentive to their vibes. Yeah. Kung paano sila as a family, huwag ka naman din yung sobrang, kaya marunong kayong mangkapa. Pero sa amin din, sobrang ingay kasi na family namin. So, kapag ito yung nakakatawa, kapag may bagong dati, may bagong guy yung mga ate ko, kasi kami, kapag kumakain, gumaganon kami kaagad sa table. So siya, parang hindi niya anong kukukuha siya. Kasi ang tawag dito? Lazy Susan kami. Unahan ng pagkain kami, kaya kailangan ganun mo muna. So, yung tip namin sa kanya, kailangan mabilis ka kumuha ng pagkain. Ay, ang cute. Ganun kami ng brother ko, lagi kami napagalitan ng mom ko. Kasi lagi kami nag-aagawan sa food. Especially sa part. Ano favorite part niya? Ha? Thigh and leg. Akala ko yung best part. Ano? You don't know? Hindi niya. Wale! Hindi niya. Caesar salad. Okay. Caesar salad. Oh, tama. High five. Okay, high five, John. Sorry, mga katropa. Pero ito yung next tip. Lol. Ito, maging presentable. Maging presentable. To dress well. And how do you girls dress well before to meet with the parents? Cleavage. Labas cleavage. Yan yung, pag gusto mo ma-meet yung jowa ng parents ng jowa mo for the first and last time. Hindi, ayaw mo. Kaya ko po magbigay ng anak. Anong pinaka-basic starter kit when it comes to pag-porma para sa meet the parents? For the last time. Okay. Hanggang dito yung damit, tsaka hanggang dyan. Tapos yung baba, hanggang dito. Dapat, okay? Basta walang masyadong kita. Walang kilikili, walang neckline, alam mo yun, walang masyadong legs. Pero on a more serious note, huwag naman ganun katropa, kasi syempre you still wanna be yourself, diba? Pero I always think na, it's a more appropriate version of the way that you usually dress, diba? Mm-hmm. Hindi na wag ka naman yung don't dress like someone you're not, diba? Para lang ma-meet yung parents, diba? Magpapakaano ka na, hindi ka naman ganon. Pero just be, yun nga, appropriate talaga. Ako, for me, you can dress however you want, but be appropriate to the occasion. So, casual. Casual Sunday lunch. So, mag-dress ka ng maayos, magandang dress, medyo pwedeng form-fitting, pero hindi masyado, medyo below the knee, okay lang naman strapless, pero hindi naman yung sobrang baba. Yung mga ganon. So you can still be girly and show a bit of skin, pero in an appropriate way. Yung tipong mukhang pwede ka ng pangsimba, pwede ka rin pang dinner, tsaka pwede ka rin papunta sa bahay. Yeah. For guys naman, ganito yung quintessential na, no? Actually, the collared polo. Huwag sando, no? Collared polo, huwag sando, huwag t-shirt. Yeah. Kailangan na, no? May collar. Yeah, sa necklace, pwede pa, pero basta totoo. Basta to charot lang. Yeah. Tapos kahit ano, anything for your arms. Tsaka, good shoes. Huwag naka-shorts. Oo, huwag printed. Hindi basta huwag printed, pero basta yung simple lang talaga. Huwag mo na allowed. Yung mukhang kaya ko po alagaan ng daughter / son po ninyo. Tapos may hawak na balloon. Bakit may hawak na balloon? Innocent. Oo. Hindi, magaling ko sa bata. Gusto ko basahan mo ng pagiging innocent kung may hawak balloon, na balloon. May birthday cake, may ano pa, may birthday hat. But yeah, you guys know what I mean. And of course, maligo dapat. Magpa-haircut. Mag-ayos ng kuko. People have haircut before they the meet date. The... Yeah, it's a big day. True. Malaking araw yan eh. Alam mo, parang debut mo yan eh. Pagpapakilala ka sa magulang ng idojowa mo for life. Oh, it's your hit or miss sa pera. Oh, that's true. At pag mukha kang ang gulo ng hair mo, hindi ka nagpag-gupet. Hindi ka ng toothbrush. Guys, mag-floss. Huy, mag-floss kayo mga katropa. First of all, dapat mag-floss ka kasi you can get cavities if hindi ka nag-floss. But also because if you're talking to the parents, para diba? Hindi mabago. Hindi. Kita mo, pag may mga tinga ka, alam mo, for me, hindi, sobrang ayoko talaga ng kahit sinong tao, nakitang-kita mo na wala ng space yung... Hindi mo na makita yung lines between their kasi lines. Kasi may dilaw-dilaw na. Dami na. So guys, please, mag-meet the parents kayo, mag-floss kayo. Tsaka, yung unang sasabihin mo sa kanila is, Hi po!
kailangan mabango rin yung naka... kaya mabango rin yung naka-aboy nila. True. Diba? Simple lang yun, ah. Kailangan presento po talaga. Pero ito yung pinaka-last plus natin. Iwasang mag-phone. Ay, oo. Oh, totoo yan. Ano, that's, ano? A, that's a problem. My problem in general is mahilig ako mag-phone. Mag-cellphone. Like, in between gaps, ganun. Hindi, in between gaps of meeting the parents. I was like, hindi naman. Well, I try not to. Pero like, kunwari, mga ganito with friends. Talagang ma-phone ako. So, kailangan nga talaga. Kasi parang that can, what's it called? Parang give off the vibe na hindi ka interested. Yeah, oo. Diba? Or medyo disrespectful. Kasi iba yung generation nila eh. Yung mas generation nila, gusto nila conversational. Hindi parang, tita. Oo. Siyempre yung mga parents, nabuhay yan ng ano eh, nang walang cellphone, diba? Tsaka binibigyan na importansya talaga yung oras. Mm-hmm. Eh, ito na nga yung oras natin together. True. So, face-to-face magkitaan tayo, mag-usap, ganyan. And... face-to-face? Okay. Di ba na online? Magkikitaan tayo. Magkikitaan. Mali ba yun? Pag nakitaan, di ba parang mali yun? Parang nakikipagtanan. Pag nakitaan ka, parang may nakita sa'yo. Parang may nakita sa'yong maganda. Kaya nakakitaan. I'm just trying to the definite... Okay. Nakita yung katotohanan mo. Pero it really shows disrespect talaga. Kapag aha. Alam mo, parang hindi ka, hindi mo binibigyan ng importansya yung nanay at tatay. Yeah. Kaya off muna yung phone. Every single moment counts, so make use of it. Yes. Ito na, here's our question naman for you mga katrope. Alin dito ang pinaka-effective? Mag-research, magdala ng gift, be attentive, or maging presentable? Ito naman, iwasang mag-phone. Go ahead. Ito na guys, QR code. Ako yung maging presentable. Kasi kailangan din sa pag-presentable, not just the looks, but also how you present. How you present yourself. Parang kailangan yung character mo, pinapakita mo kagad na, hello po, ganun po. Kailangan mahinhin ka muna, both for guys and girls. Eh. Siguro for me, mag-research. Mm. Ayoko pumasok doon na hindi ko alam kung anong dadaling kong weapons of mass destruction. Siyempre, I wanna win the parents, di ba? How will I win? Di po, wala man lang ako alam-alam sa kanila. That's true. Tsaka alam nyo ba, story time, parang yung isang friend ko pumunta sa meet the parents, biglang yung tinanong niya, kamusta po yung kapatid nyo? Tapos sabi ng parents, kasi nag-pass away na yung kapatid mo. Yun. Awkward moment. I'm sorry. Kaya parang maiwasan yun. Oo, tama. Kaya to do your due diligence, ika nga. Yeah, you can actually ask, ano yung hindi ko dapat tanungin? Or true, ano yung touchy-feely na topic? Diba? How much money does your dad make? Parang grabe. Siya pala you'll end up with a dad pala. Oh my God. Mga fantasies mo yun. Ito sabi ni ni Ina Mendez, first impression last. So talagang sure, yung like you, yung presentable. Ito sabi ni Miss Grife, first research tapos second daw yung pagiging presentable. Physically. Tama. I think another thing pa pala is you also actually wait, na mental block ako. Okay. You also need to be attentive. I'm going to say something, it literally was on the top of my head. Pero sige, go muna. Ano ba mga pagkakasabi nila? Sabi ni Gian Navs nga daw, dapat daw walang phone kasi para magkaroon ng interaction daw para more pogi points on his side. At saka mawala, maaaring wala siya dito sa good vibes. Pero also, huwag mahiyang maging confident. Yes. Diba one thing sometimes kasi pag we meet the parents, parang hiya tayo masyado. Pero minsan, especially now, medyo makaka-turn off kapag masyado kang mahiyain or tahimik. Mas maganda na nakakausap ka nila. Diba? Na they can see that, may personality tong tao. Nadadala niya sa iyo niya. You know, that applies with guys. Kailangan when you meet the father, kailangan magkaroon ka ng firm hands. Yes, exactly. Pero ito sabi ng mga katropes, alin dito ang pinaka-effective, sabi nila, magdala ng gift. True naman, at be attentive. Ayan, kasi practical. Nothing beats good attention. Pero sana nakatulong naman ang aming tips and pieces para sa inyong mga katropay. But that's it for our good fives tonight. And pagdating naman sa Meet the Parents si Jowa, handa na kayo. Right. On Wednesday, samahan niyo ulit kami for another set of good vibes! Alright, up next, ang moment ng isang ex-PBB housemate, actress, and strong independent woman, Karina Bautista. She's so pretty. She'll be on Moment Mo when Pie Night Long returns.